morning mga kankol. So ngayong araw ay babiyahe o gagala tayo dun sa mga beach na kung saan pupunta natin ngayong araw gamit ang bangka na yun, oh. So gamit ang special technique, nagamit na kami dito na antipara kung tawagin dito sa amin. Ewan ko kung ang tawag sa inyo, i-comment nyo na lang kung ang tawag dito sa inyo. So napakaganda ng buhangin, sa napakaganda ng dagat. So lang dahil weekend ngayon, galing pa ng eleksyon. So tara, maligo tayo dun mga kankol. At ipapakita ko sa inyo ang mga magagandang beach na saan tayo makakaabot ngayon. Let's go! So ayun na nga mga kankol, gaya ng sinabi ko nung unang upload ng ating vlog papunta dito sa aming barangay, na kung saan sinabi ko sa inyo na talagang dadayuhin natin itong mga tourist destination dito sa Dinagat Island. Napakaganda ng dagat, kulay green pa naman mga kankol, no? Napakalinaw at saka napakaganda talaga mga kankol. Ang masasuggest ko lang talaga sa inyo, kapag pupunta kayo dito sa Dinagat tourist destination, ay talagang mag-contact talaga kayo sa tourism nila mga kankol, kasi may mga boat silang ipoprovide kapag nag-direct contact kayo dun sa tourism nila mga kankol. Pero kung biyahe ang ating pag-uusapan mga kankol, medyo may katagalan lang pero worth it naman. Ayan, di ba? Makikita nyo kung gaano kaganda ang paligid sa beach na iyong pinupuntahan. At ayan na mga kankol, nakaabot na nga tayo dito sa beach, kung tawagin ito Bitaog Beach, at napakaganda talaga ng dagat at saka napakaganda ng buhangin. Hindi po ito filterize, ha, baka akalain nyo filterize ito, pero totoong-totoo po ito mga kangkol. At ayan nga, nagtanong na ako ito mga kangkol. Nandito tayo ngayon sa first touchdown natin dito sa Bitaog Beach. Ayan, so magtatanong lang tayo kung ano yung mga guides at mga rules dito. Tara. So nilapitan ko na nga si ate para malaman kung anong kailangan gawin dito. So ayan, babalik ko kanina kasi wala pala tayo nakamike kanina, so hindi nyo maridinig. So ngayon dahil nakamike na tayo, so nandito tayo sa Bitaog Beach. So nakalagay dito, welcome to Bitaog. At ibabalik ko lang, may 50 pesos per person po dito kung hindi kayo gagamit ng mga cottages. Pero kung gagamit po kayo ng cottages, tag 800 lang po ang bayad. At saka 20 person lang po ang pwedeng mag-avail dito. At saka makikita naman talaga kung gaano talaga kaganda at saka gaano kalinis ang paligid mga kangkol. At saka may mga caretaker din sila na pwede mo mag-inquire, at pwede din kayo doon magtatanong-tanong kung ano ba pwedeng magagamit dito. May mga CR ba, ganito ba, pero kompleto naman po lahat. At napakaganda po talaga ng buhangin. Napakapino at saka parang pulbos. Okay, so yan po mga kangkol, ha. Punta na kayo dito dahil napakaganda po talaga ng paligid at saka napakaganda ng beach. Camera, pakita mo. Lahat po ng inyong narinig mga kangkol, yan po ang sagot lahat-lahat po ni ate. Doon ko din nalaman na kung hindi kayo gagamit o mag-avail ng cottage, pwede rin kayo mag-perhead na lang para makasave kayo. At pagkatapos mga kangkol, may lumapit nga sa atin dito ng mga foreigners at saka nag-uusap-usap kami kung taga saan sila. So taga Portugal pala sila mga kangkol, at saka sabi ko sa kanila, have a nice day and God bless. Sana po ay na-enjoy nyo itong beach at saka lahat po ng cottages. At sa mga mahihilig magsigarilyo, may nakalagay po dito smoking area. So kung mahihilig po kayo sa sigarilyo, pwede kayo dito, huwag kayo po doon kasi bawal po doon manigarilyo. May area po talaga na for smoking only for. Tsaka pwede kayo dito pumunta, mag-ikot-ikot. Tara po, overlooking po ito, yun o. Ay! Medyo matitirik lang po yung bato. So, again, hala. Yan o. Pagkarating mo dito, matatanaw mo mga iba't ibang mga barangay. At kapag nakarating ka po dito, makikita mo ang iba't ibang mga barangay. Ayan o. Lahat po na makikita mo dito ay puro white sand. Puro white sand po. Diba? Kahit mainit, talagang kakayanin. Basta't para sa kakaalaman ng lahat, maganda ang beach sa Dinagat.
At dahil po tapos na po tayo sa ating exam sa butuhan, ay agad na namin itong sinulit dahil hindi po ito talaga palagi na magkakaroon tayo ng ganito kahaba na oras dahil nga paminsan-minsan lang ang butuhan, o di ba? Na at least sa sulit din. Okay, so pwede din kayo dito, no? Ayan, no? Sa mga nagbabalak dyan pumunta dito, don't forget to follow, like, and share, and subscribe na din po para lagi kang updated sa ina-upload natin ng mga vlog. No? Whoosh! Pagkarating nyo dito mga kangkol, dapat po talaga ay maglogbook kayo ng mga pangalan nyo para po malalaman nila kung ilan po kayo ang naka-standby o naligo dito sa kanilang beach resort. At pagkatapos mga kangkol, pumunta na kami sa katabi nila ng beach resort din. Ito po ang Pagkawasan Beach at saka meron po dito cave pero hindi na namin na-videohan kasi hindi pa nila binuksan. Sa mga natatanong mga kangkol kung magkano ba ang gagastuhin nyo dito, mura lang naman, hindi naman mabigat sa bulsa. Ang importante na nakagala kayo, nakapag-relax kayo para hindi po kayo ma-stress. Pero promise, hindi po kayo mabibigo at saka hindi po kayo talagang magigigit kung pupunta kayo ng mga kangkol. So ayan mga kangkol, welcome to I Love Pagkawasan Beach Resort. So ang entrance lang po din dito ay tag 50 pesos per head po. Napakaganda, napakalinis, may mga swing-swing pa at saka may heart din doon, no? Madaming mga area din po na pwede kayong magpipicture-picture kung saan po angle ang gusto nyo. Napakaganda at saka napaka smooth ng hangin dito mga kangkol. What are you waiting for? Tara!